Ang isa po sa mga fruit trees na gustong bigyan ng emphasis ng ating FSSP ay ang rimas. Ang rimas po ay very common dito sa Bicol region, pero it is still on a backyard scale. Mahirap pong ipropagate ang rimas, it's because it is a seedless breadfruit. So, ibig sabihin po, may dalawang klase ng breadfruit. Ang una po ay with seeds. Ang isa po ay ang seedless, which is rimas, or commonly known here in Bicol as kulo. Ito po ay ginagamit o kinakain ng mga bata sa rural areas. Ito po ay mataas ang calorie content. Nasa 105 kilocalorie per 100 grams. So, ibig sabihin, pwede po siyang maka-address ng malnutrition sa mga rural areas. In terms of nutritional benefits, napakataas ang energy level ng rimas, yung carbohydrates, and matatagpuan mo ang iba't ibang vitamins na nandun sa rimas. Rich in vitamin A din yung rimas. At saka rich in fiber. We are the first one to have an initiative on RIMAS product. Nag-start po ang RIMAS R&D nung isa lang pong taon, 2012, through the effort of the Bureau of Agricultural Research na pinondohan po ang isang proposal ng Bicol Integrated Agricultural Research, which is the RIMAS Biodiversity. Ibig sabihin, we have collected the RIMAS seedlings in cooperation with the LGUs of Goa, Bula, and then Camarines Norte. Sa survey pong ikinandak ng BIARC, napag-alaman na po namin na among the provinces dito sa Bicol, ang Camarines Sur ang may pinakamaraming rimas, although it is still on a backyard scale. And among the provinces, ang pinakamaliit na populasyon ng rimas ay nasa Camarines Norte. Sa Camarines Sur, marami ang rimas. It's because very, very diverse ang climatic condition ng ating probinsya. Sa Partido area, ngayon po ay summer sa Camarines Sur, pero sa Partido, it is still rainy season. Hindi siya year-round. July to November, yun ang peak season niya. Marami doon sa mga island provinces na malalapit sa dagat. Marami niyan. Like doon sa Caramoan, sa Catanduane, sa Masbate, maraming rimas doon. Sabi sa sorsogon ng LGU, makikita po sa Prieto Diaz ang all year round supply ng rimas. So sa pamamagitan po ng coordination namin sa LGU, nagkaroon po kami ng pagkakataon upang makuhanan sila ng mga rimas fruits para sa aming product development. Ang gusto po naming mapag-alaman pa sa rimas ay yung kung bakit sa sorsogon at this point in time ay nagbe-bear ng flowers, whereas sa Camarines Sur ay hindi po siya. Kailangan po nating mabigyan ng pansin ang rimas. It's because it's very easy to cook. Ang iba po ay pinapakuluan lang ito at ibinibigay sa mga children which are malnourished. Ang pangalawa naman po dito sa Bicol ay usong-uso o kalimitan ay ginagataan. It can be served as food ng mga rural folks. Sa rimas, marami siyang uses. Pwede siyang gawing flour. At pwede siyang gawing bakery products. Kung ano yung 100% na rimas flour, pwede mo siyang gawing cookies, mga cakes, and other bakery products. Yung mga tao noon, alam na nila yung rimas, pero ang alam lang nila, yung binuboil lang parang kamote na kinakain nila na plain lang. Marami na kaming na-develop sa rimas. Binasi ko siyang sa kamote. Ang kamote, maraming produktong pwedeng gawin. So, ang texture na as ay the same doon sa kamote. So, nag-develop ako ng iba't ibang recipes na galing sa rimas.
Ang isa pong product na aming ipinagmamalaki ay ang Rimas Ice Cream. Very simple lang siyang gawin. Right after harvesting ng Rimas, syempre huhugasan mo siya, then babalatan, then after peeling, iboboil mo siya hanggang maging malambot. Then after na maboil mo siya, bali, i-cut mo into small pieces, then paparaanin natin siya sa blender para maging puree. Then after na maging puree siya, iluluto siya as Rimas jam. Lulutuin mo siya with sugar, then pag jam na siya, yun na ang ingredient for ice cream. Kung hindi in-season yung Rimas, magkakaroon tayo ng problema. Walang available na Rimas during off-season. So para ma-preserve yung Rimas na available siya year-round, pwede mo siyang gawing harina or flour na pwede mo siyang panghalo din sa ice cream. Sa ngayon, bali nakapag-develop na kami ng 9 or 10 na product. Pinakauna namin na-develop yung Rimas ice cream. Meron kaming Rimas balls, pastillas, croquettes, turonis de Rimas. Tapos meron kaming candy, tapos yung tart, tapos yung flour, and cakes. Different types of cakes. Nung last year, nung magkaroon ng technology forum dun sa SM Mega Mall, sponsored ng bar, nagpili yung bar na pinakamagandang produkto. So yung Rimas ice cream, yung nanalo, yung galing dito sa amin sa Bicol. Meron pa kami mga arrangement na ginagawa para ma-i-promote ang Rimas ice cream. Itong Rimas ice cream kasi wala pa naman yan sa market. I-introduce namin yung technology at hahanap kami nung pwedeng mag-invest ng Rimas ice cream para maging available siya sa market. We have to anchor this particular product in an NGO or any cooperative para po mapalaganap ang Rimas recipe na ito. So, sa katunayan po, meron po sa Masbate ngayon na interested po sa Rimas ice cream namin. Pwede na siyang maging maging business ng mga gustong mag-adapt ng technology for ice cream, Rimas ice cream. Sa pamamagitan po ng initiative ng BR, we are conducting now 2 studies on the propagation of Rimas, one of which is the grafting of Rimas, and the second one is through tissue culture technique. Mahirap tumubo ang Rimas kasi walang buto ang Rimas. Kaya sa ngayon, ginagawa namin, pinag-grafting namin ang Rimas para mas makuha namin yung pagbunga, madali lang bumunga. Ito ang madaling solusyon para makapagtanim tayo, para mapadami tayo dito ng Rimas. Ginagawa ng Department of Agriculture para mapaganda ang grafting. Ngayon nga, dito sa aming tissue culture laboratory, bali nagti-tissue culture ng Rimas para mabilis ang pagdami ng mga planting materials na pwedeng ibigay sa mga farmers. Ang gagawin natin kasi mahirap itong i-propagate kasi nga is seedless, wala siyang buto. So yung kukuhanin namin itong tissue is from root stock. Yung nandoon sa puno, may mga root siya na may mga shoot. Ito na ang yung produce na nito. Ito na yung shoots na galing sa roots. Pinaparami ito dito kasi in demand na po ito ngayon dito sa Bicol region. Pag na-refine po o na-perfect namin ang itong dalawang methods of propagation, I believe that we can distribute now the Rimas seedlings in all parts of Bicol region. Marami na pong interesado through emails, through letters to the regional executive director na sila po ay willing maging farmer partners namin sa Rimas. And they are thinking of a counterpart dito sa aming R&D program na ito. Yung mga farmer namin dito sa Bicol region, paramihin yung Rimas plant para lalong dumami yung raw materials na pwede nating gamitin for different products ng
ano ng rimas, hindi lang ice cream ang pwede nating ipagmalaki, kundi marami pa tayong pwedeng ma-develop na mga produkto galing sa rimas.